Angel Beth po. Angel na lang para mas maiksi. Oh, Angel ha. Ang anghel na babagsak sa lupa, kulay pink ang bayo. Oh, uniform ko na. Uniform ko na. Uniform mo yan? So may quiet ka ngayon po. Ano trabaho, ma'am? Ang trabaho, ayan siya po. Ay, ay, hala. Kumakain po siya. Tawag lang ako, DJ, kay... Kuan, mga good ka ng... ano kita ba? Fans mo ako pala. Ay, ganun. Naabangan kita sa ano sa YouTube kasi sa Facebook hindi ko alam kung paano papasok. Eh wala na doon sa Facebook, ma'am. Burado na yung Facebook natin. Mabuti naman ni-report nila. Na kaya pala. Hindi. Ah, ano po? Pala namumuti ng mata ko. Ano po, guys? Ano sa yung Facebook natin, October 20 pa babalik yung settings niya. 3 months po mula nung July 20 hanggang July, August, September, October. October 20 pa, re-resume or babalik yung ano natin, yung Facebook page natin. Ganun po kasi may diferensya po eh. Kasi iba yung humawak nun, nagmay-ari na, mabuti na habol ko pa, iba yung pinagagalaw dun, syempre nire-report. Yung nire-report nila, yung Facebook na yun, hindi na active. Parang ganun. Eh ngayon, na-disable ngayon ng ano, yung ibang settings ng Facebook. Yung ano ko, yung fan page ko na yun. Eh ngayon, dispute ako ng dispute. Tumingi ako ng ganito, tapos padala ka ng ganyan-ganyan. So, October 20 pa, 2019. Mababalik yung settings ng ano natin na fan page. Pasensya na kayo, ha? Okay lang, eh. Lagi ko namang idaabangan yung ano mo, live mo dito. Anong pangalan? So, ulitin, ma'am. Pangatlo na tong tanong, eh. Ay, no. Kana good. Wala. May pakpak good, Angel. Ay, si panudlay, uy. Si Angel. Okay. Si Angel mula po sa may Kuwait. Ilang taon ka na, madam? 29 po. 29. Ilan yung asawa, ma'am? Kuan pa? Uy, magduha. Magduha. May anak na ako, dalawa. Yung bata! Ayun siya. Sasama daw siya. Wala. Dalawa lang kayo dyan? Hmm? Dalawa lang po ba kayo ng anak mo? Anong alaga mo? Anong ano? Dalawa lang po ba kayo ng alaga mo? Sabi ko. Oo, kaya ang tatay at nanay niya nagaganon pa. Ano? Hiwalay. Hindi nagaganon sa higaan. Ay! Nagtulog pa. Tapos, Gid, hala. Nagawa pa silang bata, sir. Oh, DJ. Saan? Sa taas? Sa baba, dito. Sa baba. Magkaisa lang man kami ng ano, ng flat. Hindi man kami up and down. Ah, isang ganyan lang. Isang unit lang. Tapos may kwarto dyan sa gilid. Ano na? Doon sa gilid. Kaya... Nag-ano ako dito, nag-TV ka para hindi ko marinig sila doon. Inggit ka. Uy, 2 years na ba yung DJ, ha? 2 years na ba yung ulan? Two years ka nang hindi nakatikim. Ganon. 2 years na hindi nakatikim. Teka lang, ano oras ba dyan sa inyo ngayon? Sa may kwait? Alas 11. Eh, tanghaling tapat, nag-ano sila, nag-tsatsarutan. Masarap kaya yun, alas 12, mga yan na, mga, mainit ba, mainit. Murag cup noodles, good. Katong noodles sa tasa, cup noodles, good. Ikaw ba, kumain ka na, hindi pa? Kanina, mga alas 9 po. Alas 9 kina kumain nga kanina. Almusal pa lang. Yung pananghalian, wala pa. Hindi ako nag-ano, DJ. Once a day lang ako kumakain. Kasi pag-uwi ko sa Pinas, kailangan ko maghanda ng derby ko. Nang? May laban kasi ako, derby, pag-uwi ko ng Pilipinas. May derby? Ano ka, kalabaw? Kabayo? Manok. Hindi kasi 2 years eh. Kailangan paghandaan yun.
Ah, may asawa ka sa Pilipinas, dito sa Pilipinas. So pagkatapos? Kailangan paghandaan kasi. Bago ako umalis, hindi man kami nakapag-ano, na maayos yung masarap ba? Kasi nag-away-away ba? Sino nag-away-away? Kami ng asawa ko, ng bababae kasi. Ah, nahuli mo ng babae si Mister doon sa may probinsya, nung pag-uwi mo? Ay, ngayon? Diyos ko. Diyos ko, DJ, ginoo ko. Ang pinalit niya sa akin, mukhang bayawak, ginoo ko, ginoo. Bayawak. Mukhang bayawak, DJ, pero ang iyang lips, DJ, murag parot, wala kaayo. Ganon. Paano mo na, teka lang, umpisahan natin sa umpisa, ano? Ikaw, ilang taon ka ngayon, ma'am? 29 po. 29. O, sa pagkatapos, ikaw ay tubong ano, Davao, Cebu, saan? Davao. Davao ko, DJ. Nag-abroad man ko sa Qatar 2013 to 2017. Tapos, kanang may nag-chat sa akin. Sabi niya, ka-live-in na daw niya yung asawa ko. Hala! Huwag na daw ako magpadala kasi nagsasabong daw lahat tapos nagagasto sa kanya yung pera. Yung babae mismo nag-PM sa'yo, nag-text sa'yo na gano'n, may kabit siya ni Mister? Oo, ginawa niya kasi yun kasi pinapalayas na siya ng asawa ko kasi malapit na ako uwi. Kasi laro-laro lang daw yun. Laro-laro lang daw yung ginawa niya sa babae. Ay, gano'n. Ayun, naging aswang na yung alaga ko. Hindi, baka parang tumatay yung alaga mo. Wala, naglalaro siya, sir. Naglalaro. Hindi, teka lang. 29 ka ngayon. Paano mo ito nakilala si Mister? Ano, yung bumili ng gamot sa pharmacy, nag-anuhan, tinindirahan ko. Ah, nagtatrabaho ka sa pharmacy dati. Tapos bumili sa iyo, ganon. Oo, bumili siya ng ano ba yung binili niya? Snowbird. Alam mo yung snowbird na ano? Pharmacy, tapos may snowbird. yung palaging kinakain ng mga may TV. Hala? Yung palaging... Yung maanghang, di ba maanghang yan? Uh-huh. Maanghang kinakain. Oo, yung palaging yung umubo, gumaganon, kailangan may ano dito, malamigan. Ah, ganon, snow bear yung binibili. May tinda kasi, syempre sa pharmacy may mga candy-candy, konti-konti, ganon. ilang taon ka nun? Ano po, fresh na fresh pa DJ, 15 years old ako noon. Ay, bata pa. Oh, 15, bali nagtatrabaho ka. Hindi ka nag-aaral nung time na yon? Working student po. A working student. So, bali pag Sabado or gabi, ganyan, nagtatrabaho ka, ganyan, dun sa may butika. Yung mga generic pharmacy lang, ganyan. Oo. So, pagkatapos, bumili siya sa'yo. Ano ba'y trabaho ni Mister nung nakamakilala mo? Ano na, driver ng XRM. Driver, ano yun na parang habal-habal, tipong ganyan? O yung single hindi, motor? Hindi, yung single motor, yung sarili niya kasi yun. Oo. Ah, driver siya ng motor, nagbabiyahe ng motor, parang ganon. Mm-mm. O sa tapos, may TV si Mister. Bumili sa'yo ng snowbear. hindi, DJ, wala man siya TV. Ganahala siya mukhaon ba? Bakit? Sinabi mo kanina yung TV. Ano yung TV? Akala ko may TV talaga yung asawa ko. Hindi, DJ, ang gwapo ng asawa ko. Gwapo pala. Siyempre, napapansin siya daw. Sabi niya, magpapansin ako dito sa babae na to kasi ang sexy-sexy. Ah, sexy daw ako. Sexy ka daw. Oo. O tapos? Bumili siya sa akin ng snowbear na dalawang piraso. Uh-huh. O, dalawang piso yun. Tapos yung pera na DJ, 200. Ewan mo. Salangaw. 200. Buong 200 yung pera. O tapos? Oo. Tapos sabi ko, paano ko yan susuklian? Idalawang piso lang.
Sabi niya, libre muna sa akin. Libre? Crush naman kita. Sabi niya. Siya may crush sa'yo, tapos siya librehin mo? Di ba? Hindi, ayun. Okay na rin kasi crush ko din siya eh. Ay, ganun. Crush mo din. Ilang taon ba si Mister nung nakilala mo? Ikaw 15. Iwan ko kasi ngayon, 32 na siya eh. Tapos ikaw, nasa 18 siya. 29. Oo. Eh, nasa 18 siya, parang ganun. Nagbiyahin ng motor. Tapos, eh, dinilibre mo na ngayon. Lugi yung may-ari ng butika. Hindi naman. Hindi ko naman yun ninakaw. Nilagyan ko rin ng ano, may ano ako dito sa Tulsa. Nakaw mo rin yung ano mo dito. Nakaw mo rin yung nilagay mo doon. kunyari may binayad ka dun ha, kunyari isa ka hindi ha, pero nakaw mo din yung nilagay dito. Ay naku, salangaw. O tapos binayaran mo ngayon. Binayaran mo ngayon yung binili niyang candy, nilagay mo dun sa may bote, may banga sa may Arenola yung sa ating probinsya, di ba? Oo, Arenola. Sa Arenola. Oo. Nilagay mo ngayon sa may lagayan ng mga barya. O sa pagkatapos, ano sunod na nangyari nun? Kinuha niya yung ano ko, yung number. Kinuha niya? Wow. O tapos, oh. tapos. Binigay ko rin. Binigay mo din. O sa tapos? Tapos pagkahapon noon, sabi niya, magkita daw kami. Ay! Pag out mo sa trabaho, ganyan. Sabi ko, pag-isipan ko muna, pero kinikilig na ako. Kinikilig dyan ko, oy. Kinikilig. Oh, tapos? Long hair. Tapos ang puti-puti, ang macho-macho pa. Uy, wow. Diyos ko, Lord. Grabe. O tapos? Ayun, DJ, nagsakay kami ng bangka, ganon. Akala ko driver ng motor, sa bangka kayo sumakay? Hindi! Pumunta kami doon sa may, ano, pumunta kami sa isla, doon niya ako titirahin. Ay! Ay, ganun. Tira ka agad. Akala niya matitira niya. Kung hindi pa ako nagpatira, Diching. Kasi gusto ko yung tirahin ako yung sa bahay. Huwag doon sa may dagat. Ay, so, ano, pag-out mo ako, anong oras pag-out mo nun? Pag-out mo sa trabaho? Nag-out ako, 5 o'clock ako nag-out. Tapos? Ayun na, ang bango-bango na niya. Ay, Diyos ko, naka-inlove talaga. Tapos, ang palagi niyang dala sa akin pag sinusundo niya ako, nadala sa yung, ano, yung potato chips yata. Yun, ano ba yun? Kalimutan ko na. Dadala niya. Ayun, dinala niya ako doon sa may ano, sa may island, doon sa may tito niya. Sabi niya, dito daw kami, tapos punta kami doon sa may parang mahabang tulay, ganun. Doon daw kami mag-date. Ang dilim-dilim kaya. Inabot kayo ng gabi. Yung mga magulang mo hindi nagtaka sa'yo. Hindi ka natakot sa mga magulang mo na ganito. Hindi ka naka-uwi. Hindi kasi ang out ko talaga. Sinasabi ko sa nanay ko, alas 8. Ay! tapos? Sabi ko sa lalaki, iuwi mo ako mga 7:30 kasi maglakad pa ako. Marami pang aso doon, Diyos ko. Kaya ayun, inano niya ako, yung aanuhin sa niya ako, DJ. Hindi ako pumayag. Doon mismo sa may isla, doon kanya aanuhin. Papasukan na sana yung aamo ng uo, ganun. Takot ako, DJ, kay may mga buhangin. Baka may alimasag doon papasok. Patay. tapos. Ano yun? Malayo. Sa isla ng tiyuhin niya, doon yung bahay ng tiyuhin niya sa may isla. Hindi naman pwede kami mag-tsug-a-a doon.
Ay, hindi kayo pwede magtsuga. Ah. Kasi yung bahay doon, wala namang mga pinto-pinto. Yung kurtina lang ba? Tapos, ano, ganun. Ay. Tapos, pag may pumasok doon, makikita kami. Diyos ko, Lord. Kakahiya. Oh, so tapos, dinala ka na sa gilid ng bye-bye sa may beach, ganyan. Doon sa may mga cottage-cottage doon, may mga ano. Mm-hmm. Sabi ko, hindi ako pwede dito. Makita tayo dito, makatakbo tayo, walang panty. Diba, ganun? Pero may plano siya, nag-attempt talaga siya. At saka alam mo naman niya yun sana yung gagawin niya, ganyan. Oo. Alam ko yun, oy, kaya ang mga lalaki, ganyan man talaga yan. Ay, hindi kakasama, Gigi. tapos. Sabi ko sa kanya, sa susunod na, wag mo na ngayon. Utang mo na, utang. O, di ngayon, bibitin si boy. Ayun, mga August, mag-anniversary na. August. Mansari o anniversary? Mansari na namin noon. August 16 yata yun. First mansari. O, tapos? Dinala niya ako sa hot spring. Anong ginawa niya, DJ? Hot spring ba? Hot spring yung maraming tao. Basta maraming tao, hot spring yun. Maraming spring, ah. Mainit. Hot spring. Maraming naliligo. Oo. Public kasi yun. Tapos? Tapos, sabi ko, hindi ako pwede pumasok dyan. May lads kasi sa loob. Kasi mahihiya ako. Tinawag niya yung rescue niya. Pinadala niya ng kumot, DJ. Binalot niya ako sa kumot bago ako pumasok. Nahiya ako, DJ. Maraming tao. Saan kayo pumasok? Sa lads. Ay, ganun. Tinakpan ka muna ng ano? Ng kumot. Oo, tinakpan ako ng kumot dito. Tapos parang ganun ba? Parang may sakit. Ganun. Para hindi halata yung mukha mo, ganyan. Oo, para hindi halata kasi nakakahiya naman, ang dami-daming tao, tapos papasok ako sa lads, dalaga pa virgin, pagod ko ato, DJ. Siyempre, gagawin lahat ng lalaki para makuha lang virginity, di ba? Ikaw naman, wala ka namang, hindi mo naman iniisip na yari na ako nito, iwasan ko to, hindi. Gusto mo naman kasi type na type mo, ganyan. Guwapo, DJ, guwapo kayo. Diyos ko. Ganon, so tapos? Wala man good ko boyfriend good, siyara man good nag-attempt good. Now, pumasok kayo doon sa my lodge, sa my lodging house, tago kayo mukha mo ngayon, para ka ngayon, parang mangkukulam ka ngayon, kasi may cover mukha mo. Oo, parang sakitin yung parang dadahin sa albulary yun. Sakitin na. tapos? Ayun, natapos din. Hindi, napumasok kayo sa lodge, ano ginawa nyo? Ano yung sa lodging house? Di ba sinabi mong lodging house? Parang ordinaryo siya na parang, hindi siya hotel, di ba? Parang, hindi. Ano yung pero yung, maganda siya. Ano yung loob? Ano yung loob niyang lodging house? Siyempre, kama. Unan, dalawang unan, isang kumot, ganun, di ba? Tapos, may mga tissue. Kailangan may tissue niyan. Pero may ilaw, nakapatay. Nakapatay yung ilaw. Nakapatay. O, tapos? Tapos, may mga ano, may mga butiki. Nakakatakot kaya pag first time, DJ na... Para nanginginig yung mga tuhod mo. Uy, minuko. So tapos, umakyat. Ano, may second floor. Sa second floor kayo, naka, ano lang yan dyan? Sa baba kami kasi, ang hirap kayo umakyat pag may kumot. Sa baba kayo. So tapos, anong ginawa nung unang pumasok? Ayun, sabi niya, ano yung gagawin na natin yung ano, sinabi mo, sabi ko, takot ako sa tatay ko, sabi niya, wala naman tatay mo dito ah. Sabi niya, huwag mo lang sabihin sa tatay mo, kasi pag sabihin, patayin ka nun. Sabi niya, hayaan mo na, ibigay mo na kasi mahal na mahal naman kita, sabi niya. Tapos? Ayun,
Wala nang, wala na pa, wala na pa sikot-sikot, DJ, bigay. 15 ka pa lang nung edad mo na yun, 15 anyos. Wala man kuya, good, wala kong boyfriend ba. Oh, tapos ano una niya ginawa? Kasi first time mo, tapos first time niya rin ba? Nakaranas na ba siya sa edad na ganyan? 18? Naku, ang dami niyang babae. Ah, babae rook pala. O tapos? Oo, nagupo-gwapo. May asawa na siya, may asawa na siya noon. Naghiwalay na sila ba? Naghiwalay na, naghiwalay na. Ganon, may asawa pala yun. Bata pa, 18 pa lang. Oo, kakahiwalay niya. May dalawa na siyang anak. Ala, o tapos ngayon pinatulan mo. Eh sige, gwapo-gwapo nga, macho-macho sabi mo. Siyempre, hindi ko naman alam na may anak na siya. Doon na niya sinabi, patapos na. Nung tapos na kayong dalawa, ano ba yan? Na pinasok? Nag-storytelling siya. Ganun. Ay, huli niya lang sinabi lahat nung nakuha niya na yung aa mo, napasok na yung oo. Oo, yun. Oh, ano nga yun? Sinabi niya sa akin. Ano sabi niya? Sabi niya, may anak ako. Sabi niya, pero hiwalay. Mm-hmm. Iniwalayan ko yung asawa ko, sinang lalaki. Ganun naman talaga mga lalaki. Magsasabi agad na, iniwalay kasi na lalaki. Ganun. Kahit sila yung may kasalanan, di ba? Mga lalaki talaga, nakakagigil. Kaya umiwas ka sa mga lalaki, DJ, ha? Kagaya dun sa ka-upload mo kagabi. Yung kausap niya, hindi niya pala trip, yung anak pala yung gusto. Gusto ba talsik daw sa plywood? Ano yun? Hayaan mo na, tapos na yun. Hayaan mo sila. Tapos. Tapos, ano sunod na nangyari? Nung, siya unang gumalaw o hinayaan mo na lang o lumalaban ka sa kanya nung time na yun? Hindi ako lumalaban kasi hindi ko pa naman alam yun, DJ. Ngayon pa ako naging eksperto. Ano yung ginawa niya? Siya lang gumagawa. Tihaya ka lang? Siya lang. Oo, ganun. Parang palaka lang na nabigti. Ganun. hindi na kayo naligo. Hindi kayo nag-half bath. Ay, maligo. Uy, kay nag anong pa man kami, nag-strolling pa. Tapos hindi ka maligo, hindi ang asim-asim noon. Eh, naligo ka ngayon. Sino unang naligo sa inyong dalawa? Kami dalawa. Sabay kayo. Mm-mm. Ay! Parang tulad kahapon ah. Cooler ko ah. Oh, sabay kayong dalawa naligo pagkatapos. Ano ginawa niyo doon sa loob habang bago naliligo? Hindi, nakatalikod ako sa kanya. Nakatalikod ka? Nakayo? Oo, kasi natakot ako. Natakot ako doon sa ahas niya, natayo. Ang tapang-tapang ng ahas niya. Tapang? Mm-mm. Kasi 18 pa lang, makin mo. Nakadalawa na nga, 18 pa lang eh. Mm-mm. O tapos? Oo. Hindi nangyari ngayon. Nakatalikod ka sa kanya. Pero straight yung katawan mo habang nakatalikod ha. Hindi ka nakatuwad ha. Ay, hindi. Nakastraight. Pero binilisan ko lang. Uy, binilisan mo magligo. Kaya nahihiya ako. Nakikita na yung pit ko. Ah, nauna kang lumabas sa kwarto. Ah. Tapos naiwan siya na naman. Parang tulad talaga kahapon. Ano? Paglabas mo na yon, anong ginawa mo doon sa labas? Inantay mo siya? Oo, di. Nagpunas-punas na ganun. Tapos nag-iisip pong anong mangyayari sa susunod. Ganun. Tapos sabi ko, huwag mong buksan ang ilaw, ha? Oo. Hindi. Umuudin. Kasi pag binuksan niya yung ilaw, makikita niya yung mukha ko kung ano ang reaksyon ko pag nasarapan. Ganun. Oo, kaya. Ang totoo yun. Nahiya din ako, DJ. Ano, hiya ka? Oo, dyan yung takot. Tapos hiya sa una. Ganyan.
Oo. Pero pag tumagal na, ah, kain na lang kain, wala nang hiya, no? Kahit di sinabihan, kumakain lang eh, no? Oo, ganyan talaga. Oo, oh, ganun? Oh, tapos, edi yun na yung nangyari. Nung lumabas ka una, patay yung ilaw, nagpupunas-punas ka, tapos humiga ka na naman dun sa higaan, ganyan? Oo, humiga ako na nakatalikod, ganun. Nakatalikod ka din? Na talikod pa rin. Sa higa, sa paliguan na saka sa higaan, puro talikod. Nakatalikod ako kasi nahihiya ako makita niya yung ano. Yung ano? Yung harap. E so ngayon, sa talikod ka na lang, di bali na yung likod na yan, sabi mo ganun. Basta yung harap, tago, ganyan. So, tapos anong ginawa niya? Anong lumabas na may CR? Anong ginawa niya sa may paglabas? Ay, sabi niya, ready ka na? Sabi ganun. Ready na daw ako. Oo, anong sagot mo? Ready. Eh, sabi ko, Anong, Ganun lang. Ano yung... sabi hindi ka na ba takot? Sabi ko, mamaya na yan, halika na dito. Sabi ko, bilisan muna kasi malapit ng 7:30. Oh, tapos. Kaya ayun, binilisan niya. Ang pagkakamali ko lang, DJ. Teka lang, putol yung ulo mo, hindi ka makita. Putol yung ulo mo. Ganyan, yan. Huwag mo na kasi hawakan. Ganyan lang. Huwag kang lumukso cellphone kasi nag-story ako. Oh, tapos ano sa nangyari? Sabi niya, sabi ko, dandahanin mo, ha? Kasi virgin pa ako. Sabi niya, alam ko naman yan eh. Sabi niya, mahal naman kita. Alam mo naman, mga lalaki talaga. Gigil talaga mga lalaki talaga. Kahit may asawa na, maraming girlfriend. Pag may isa na naman, mahal na mahal talaga. Ganun. Kung may profession na killer, magki-killer ako, DJ. Yung mga lalaking manluloko, papatayin ko. Hindi ka naman siguro manluloko, DJ, di ba? Ako lang yung niloloko kasi sinasabihan ako I love you palagi. Tapos oo, may naghihingan, may naghihingan ng pasalud, di ba? Oo. Salamat. Bota. Oh, tapos. Ah, hindi yun na. Oh, nang tapos niyang ipasok yung uo sa aa mo. Ano sunod na nangyari? Hihingi pa sana siya yung malapit na siyang natapos na yung nalabasan na siya. Eh di nagpahinga mo. Wag naman brutal. Wag naman masyadong brutal mga ganyan. Wag mo i-direct to the point. Ma'am, nung matapos na siyang ano. Oh, tapos. Yung ano pala, yung nabuksan na yung cola niya, ganon. Nabuhos na yung cola niya. Oo, yung glota niya, nabuhos niya na yung glota niya. So tapos, sinabi sa'yo ano? Sabi niya, ano, uwi na tayo. Walang hiya talaga. Uwi agad. Nakakainis. Ayun. Sa inis ko, DJ, hindi ko natakpan yung mukha ko paglabas. Hindi na ako nakapag-kumot. Hindi na nakapag-kumot paglabas mo. So ngayon, ano nangyari? Oo, hindi ko alam. May pinsan pala ako doon. Naliligo. Yari. Ano yung lugar na yun? Parang swimming pool? Oo, ay, hot spring. Hot spring. Tapos may cottage. Oo, may mga ano, ganun. Oh, ano nga, nakita ka ng pinsan mo paglabas mo dun sa ano, lodging house? Nakita niya kasama yung lalaki. Kasama yung lalaki? O ngayon, ano sabi ng pinsan mo? Nagsumbong sa nanay ko.
Hala. Ano sunod din ang nangyari? Nagtawag agad doon sa may-ari nung ano kasi yung may-ari nung pharmacy, tita ko. Ah. Maldita pa naman, aswang. Aswang, aswang tita mo. Yung parang aswang lang, hindi nangangagat. Ah. Yung mukha aswang. Hindi, maganda. Kagaya ko maganda. Nasarapan nga ako, DJ, pero pagkabukas naman, grabe naman yung iyak ko. Bakit? Sinampal ako ng tita ko. Allah! Bakit daw? Anong bakit rason? Niya? Anong rason ni tita? Bakit ka sinampal? Sinampal niya ako kasi nagalit siya kasi siya ang may crush nung nag-ano sa akin. Kaya pala DJ, paggabi sila nag-uusap, nakikita ko sa labas pag nagsasaran ako. Nag-uusap sila ganun. Yun pala, may crush yung tita ko doon. Bakit ilang taon na ba si tita mo? Ikaw 15, tita mo ilang taon? 30 plus na siya, 30 plus. Ah, 30 plus! Crush ni tita? Si Iho? Sabi niya, dala-dala siya ng 1,000, ganun. Sinampal niya ako. Walis ka na dito, sabi niya. Sabi niya, ikaw, ang landi-landi mo, sabi niya. Nagpatol ka ng lalaki na may asawa, sabi niya. Pero si tita mo may asawa na, wala pa? Wala, dalagang gulang ko. Dalagang gulang. Talagang gurang. Tapos sinabi ko doon sa lalaki, ganun, tinawagan ko siya na sinampal ako ng ganun. Tapos sabi niya, hayaan mo yung tita mong walang bulbul. Nalaman niya na walang bulbul yung tita ko. Napakawalang yun ang lalaki ngayon. Ibig sabihin, natikman niya si tita mo. Kasi nalaman niyang walang bulbul si tita mo. Oh. Asan ka na? Asan ka na? Lubat siguro? Asan? Kaya mo yung tita mo walang bulbul. Ay, matay ako din. Ibig sabihin, si tita natikman niya. Kalitsugas na yan. Te! Iha, Inday, saan ka na? Ay, tapos lang. Nagising siguro yung mga alaga, yung mga amo niya. Teka lang, tawagan nga natin ulit. Nalubat ko. Nalubat? Akala ko nahuli ka na ng amo mo. Hindi pa tapos. Mamaya pa yun. Aha, hindi pa sila tapos ng amo niya, yung dalawa mong amo, mag-asawa. Matanda na kasi si tatay, kailangan pang anuhin yun. Aha. Ilang taon na ba si tatay, yung alam mo? 55 na, kailangan pang mag-close open si nanay bago mag-ano. Anong close open? Ganun. Ay, ganun? Bakit nalalaman mo, nagkikwento si madam mo sa'yo? Hindi kasi pag matanda daw, kailangan daw i-close open. Anong close open? Ganyan? Ano? Oo, kasi yung marshmallow daw, ano na madalo yung marshmallow, hindi natayo yung marshmallow. Ah, so kailangan i-close open muna para titigas? Oo, wala na, hindi na, wala nang freezer si tatay, wala nang freezer. Ah. Matanda na. Matanda, si madam mo, ilang taon si madam mo?
Kagaya ko, 29. Ay, bata pa! Gahuru-huru, ino, kasi gumpit. Pero bihira lang sila magtabi. Ngayon lang sila nagtabi. Ay, kasi hindi naliligo ang madam ko. Hindi napapalit ng ano. Hindi napapalit ng purol. Diyos ko, Lord, ang baho. Sabi mo kasi. Sabi mo katawa. Sabibini ako dito sa pinigil. Ay, ang butay mo. Hindi nagpapalit na ano? Hindi nagpapalit? Totoo yan, DJ. Oo, sa isang linggo, isang beses, tapos paghubad niya, ano na, naninigas niya yung olive oil niya. Ay, ganun. Panty, panty mismo. Oo, panty. Isang linggo. Nilalagyan niya lang nung ano. Panty liner? Nilalagyan niya lang nung ano. Hala. Nilalagyan niya lang ng panty liner yung panty niya. So, pag... pag... ano, pumapalit naman siya ng panty liner, ganyan. O, napapalit. Pero pag nainitan siya, hindi na siya nagpapanty. Pinaipit na lang yung panty liner doon sa pantalon niya, ganun. Ay, hindi na siya nagpanty. Hindi nagpapanty minsan. Ay, hindi naliligo. Talagang alam mo, siyempre, ikaw yung naglalaba. Ano ba? Ako naglahat, lahat. Ay, ikaw naglalaba dyan lahat. Kaya alam mo kung ilang panty yung nasuot niya sa isang linggo. Isa lang talaga. Oo, tao. Tapos ako rin nagliligpit nung ano, nung pinagpigaan nung glota tayo. Ay, ganun. Hindi naman ako nagbuburit ha, DJ. Alam naman ng ibang mga OFW yan. Hmm? Alam nila yan. Nililigpit mo yung mga... parang ahas. Yung parang ahas, yung paghubad. Ay, yung ganun dyan lang. So tapos ikaw yung nagkukuha, ganyan. Nakikita mo yung mga labod, ganyan. Nag-gloves ako, DJ, kay minsan naiingit din ako kay 2 years na gano'n. Tawa-tawa yun. Tawa-tawa, DJ, yung alaga ko. Akala niya sinunod ko. Saka nanay naman niya. Tawang-tawa, tawang-tawa yung bata sa'yo. Tumatawa ka. Hindi niya alam. Tawang-tawa. Hindi niya alam. Nanay niya yung pinag-usapan. Ano ba nakakaingit kaya DJ, no? Yung maglabing-labing sila ba? Nakakaingit kaya? Mm-mm. So nakikita mo yung mga talsik dyan at sa mga glota na kumakalat? Hindi man siya kagaya kay kuya kagabi na tumatalsik. Hindi kuan man yung parang palaging umiinom ng ano si tatay, cornstarch. Ay, ganun? Ganun. Malapot. Ay, malapot. Pero iba ang kulay, DJ. Parang may leukemia. Yellow. Ay, yellow? Nakita mo talaga patay yung lumabas dun kay tatay mo? Diyan sa amo mo na yan? Simple kay may plastic man. Yung pinapasok yung plastic dun. Nung plastic mo. Yung pinagano. Anong? Ush? Yung pag pinagano. Yung may dulo, ganun. A condom! Ah, nagkukund... Hindi ko diniritso kay baka maano mo na naman ako. Ah, gumagamit siya ng kundom. Eh, asawa niya man ayaw mo buntisin. Hindi ko alam. Ay... Ah, tapos, may kita mo kulay dilaw, may leukemia? Oo, yellow. Ay, yellow. Discolored ang baba. Ang baba. Ay, peras ako. hindi man kagaya sa mga Pilipino na kuan man kanang mura, parang ano, parang amoy at ano? Mm-mm, malinis, ganyan. Amoy kawayan. Amoy kawayan. Inamoy talaga. Ah, pag sa Pinoy kasi ano, amoy kawayan ganyan, amoy Sundrox. Pag sa inyo diyan amoy ano? O di ba alam mo rin? Ay, siyempre sa akin 'yun, lumalabas eh. Ano? Yung naamoy... Dito malansa. Dito malansa, parang amoy buaya. Ano ba? Diyos ko, masusungkat ka talaga, DJ. Oh, tapos. O sa ngayon, hindi pa sila tapos dun sa kwarto. Diyan lang kayo ng alaga mong bata sa labas. O dito lang siya. Dito lang yung bata. Baka kakita yan ng ano, ng hindi maganda dun. Ano nangyari sa bata?
O tapos, yeah, ano daw? Chismis daw ka dyan. O so, tapos, ngayon, balikan natin yung kwento mo. Ang sa walang balbal. Yung sinampal ka ng tiyahin mo na ganito, pumatol ka dun sa lalaki na yon. Pumatol ka daw. Oo, na may asawa. Na may asawa daw. Pinalayas niya ako. Sabi niya, huwag ka na magtrabaho dito. Ayaw ko na makita ang pagmuka mo. Sabi ko, bakit? Ano? Hindi naman siya ang inano. Hindi naman siya ang sinugaa. Ako naman. Oo nga. Oo. Tapos? Galit na galit siya kasi siguro natsugaa din siya kasi nalaman na walang bulbul. Ano? Paano malalaman nung lalaki na wala siyang bulbul kung wala nakita yung ano niya? Ah, ganun. So ngayon, sinabihan mo yung boyfriend mo, ganito. Pinalayas ako ng tiyahin ko, ganyan-ganyan. Oo, sabi niya, silos lang yan kasi hayaan mo yan, tita mo, walang bulbul. Sabi ko, paano nasabi walang bulbul yung tita ko? Sabi niya, basta, nasabi niya sa akin. So, nasabi daw, wala daw bulbul yung sa kanya. Nasabi ng tita mo doon sa kanya na wala daw bulbul si tita. Oo, sabi ko, pareha lang naman kami, walang bulbul din. Ah, wala ka rin bulbul. Hindi, ang pangit kaya nung may ano. May bulbul. May bangs. Diba? Ang pangit ang may bangs. Tapos. Pwede ngayon, ano na sunod nangyari? Nag-apply ako dun sa kapila. Ano? Dun sa kabilang pharmacy. Sa kabilang pharmacy ka lumipat? Oo. Ano ako doon sa may Chinese pharmacy. Tinatanggap din ako doon. Mm. Ayun, tuloy-tuloy na kami ng ano, halos mga linggo-linggo na kami lumalabas, ganun. Kahit maulan, lumalabas kami. Saan kayo napupunta? Ano? Saan kayo napupunta? Kahit umuulan? Kahit saan. Pero pupunta kami doon talaga sa hot spring, yung una naming tagpuan. Ganun. Mm. Tapos minsan doon sa bahay ng pinsan niya, sa bukid, yung pagtatawid ka, parang nasa kamatayan ka na kasi grabe ang mga bato, mga doon sa pagin. Naglalakad. Sabi ko, bahala na. Naglalakad lang kayo? Hindi, nagmumotor. Ay, mataas yung mga bangin. Pupunta talaga kayo doon para doon kayo mag-ano. Walang hotel sa lugar nyo? Meron man, pero mas maganda naman yung mga trail-trail. Hindi ba kayo? Para yung sa kagubatan. Sa kagubatan, silalim ng puno. Isang kahoy, ngalawaan. Ay, hindi maganda yun. May, sa bahay, sa loob ng bahay. Huwag yun sa labas kasi baka may ahas. Baka may ahas. Natin. Mamatay pa tayo nang walang oras, di ba? O, so ngayon, pupasyal pa kayo sa bukid para doon kayo magti-taping, dalawa. Hello. Hoy daw. Sabi na alaka. Hoy. We? Kaya ayun, DJ, sa kaka ano? Sa kaka punta ng bukid. Ayun, nabuntis. Nabuntis ka? Mga ilang punta sa bukid doon? Maraming puntahan. Maraming talagang... 6 months yata kami nag-ano, ganun-ganun. Nag-jug-jug, ganyan. Tapos hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam. Alam ng kasama kong matanda na buntis ako. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi niya, tawagan mo siya, huwag mo ipaalam na buntis ka kasi lalayas yan. Mm-hmm. Sabi niya, hindi, sabi ko sa lalaki, hello, pang, ang tawag namin. Yuri, eh? Oh, tapos. Sabi ko, pumunta ka dito kasi mamasyal tayo. Hindi, naligo daw siya. DJ, inubos siya yung 3 sachet ng sunsilk. 3 sachet? Inubos niya. Marami daw yung pag-ano ng mga ano niya, libag. Para daw masarap daw, mabango. Hindi niya alam, DJ, na naka-impake ng mga bag ko. Sabi niya, malapit na ako. Excited naman, excited masyado. Walang alam niya. Dadala ko na yung bag ko. Ayun. Nagulat siya, DJ. Sabi niya, bakit may dala kang bag? Sabi niya, sabi ko naman, buntis na ako. Sabi niya, sino tatay? Sabi ko, baliw ka, sino tatay? Ikaw. Sabi niya,
ako nabuntis? Paano daw ako nabuntis? Paano pala mabuntis? Inaano naman, di ba? Mm-mm. Ikaw? Alam mo kung paano ako mabuntis? Hindi, paano di mabuntis? Inaano niya. Tinutusok naman niya. Mm. Anyway. Umalis kami sa bahay ng alas 6. Dumating kami sa bahay nila kahit ang lapit-lapit na alauna ng madaling araw. Ang lapit-lapit? Bakit alauna ng madaling araw? Hintok ng hintok. Ha? Humihinto siya. Sabi niya, mag-isip ka. Pupunta ako bukas. Ano daw siya? Pupunta daw siya magulang niya. Magpag-ako sa magulang kung magpakilala daw siya. Ganun. Yung plano pala niya, DJ, iiwan niya ako. Pero hindi ako umangat sa motor niya. Bahala siya. Mm-hmm. Bahala siyang lumayas. Basta maiwan yung motor niya. Pero worst naman, sumama ako. Pero kung alam ko lang na ganyan ang mangyayari, hindi na sana ako sumama. Iniiwan niya ako sa bahay. Kumbaga, pagdating niya doon, alauna na madaling araw, doon sa bahay nila, iniiwan ka niya kaagad. Iniwan niya ako doon para daw lumayas ako kasi ayaw pa daw niya mag-asawa. May asawa siya dati, di ba? Dalawa na yung anak. But tinira lang pala ako. Gusto lang pala niya magpalapi. Hmm. Ang sarap talagang teres ito. Palapi na ito. Tapos? Ayun, once a week lang umuwi, DJ. May dala-dala pa mga babae doon. Pinilin ang kalsada para daw umuwi ako. Ah, pinapainggit ka. Pinapasilos. Hindi naman ako nasisilos, pero umiiyak lang ako. Marami pa yung trials, DJ, sa buhay. Mm. Yung wala kang, hindi ka love ng lalaki, akala mo lang love ka, hindi pala. Mm, ganun pala yung mga lalaki. Ganun pala yung mga lalaki, no? Yung muna lang pala mga kailangan, Diyos ko. Kailangan nila sana ng muna. Sana yung may-ari ng bikiri yung inano niya, Gino. Kasi maraming munay doon sa bikiri, di ba? Oh, sunod na nangyari. Edi once a week lang siya umuwi. Tapos may dinadala pang chicks doon sa kanto. Iniiwan niya. Pinapasilos ka niya. Ganyan-ganyan. Para umalis ka na. So ano yung kalalabasan? Hanggang ngayon, kami pa rin. Hanggang ngayon, kayo pa rin. O, pero hindi ako nagsisisi, DJ, kasi ang gaganda ng mga anak ko. Ay, ganun. Pero yung... Hindi mo man kailangan. Yung ugali? Kailangan mo magpaka-martyr sa mga anak. Sa kanya, pinanindigan niya, ha? Kailangan niya magpaka-martyr para sa mga anak niyang magaganda. Ako yun, hindi siya. Ako yun. Ikaw nga, oo, yung iba kasi ayaw nila tulad nung cooler natin nung isang gabi or kahapon, I mean. Yeah? Nung kahapon, oh, yung love lines din. Ayaw niya kasi nalaman niyang meron na si Mister doon sa Metro Manila. Tapos siya sa may Ilocos, nalaman niya. Hindi niya pinauwi. Oh. Ganon, kasi ayaw niya ng ganyan na may merong iba. Pero ikaw, okay lang, magpaka-martyr ka, ganyan para sa dalawa mong anak na maganda. Hindi man lahat, DJ, ha? Mm-hmm. Pero siguro, ang iba hindi na bumabalik sa asawa nila kasi may iba na rin sila. Ay. Ako kasi wala kong iba, eh. Ay, wala kang iba. Hanapan kita. Gusto mo ng iba? Hindi. Ayaw ko kasi karabay mga anak ko. Oh, tama. Oh, hanggat pwede maayos, no? Nagbago naman siya, DJ. Ay, nagbago na. Eh, di mabuti. Meron pa pala, DJ. Meron pa yung pangalawang buntis ko sa pangalawang bata ba? Mm-mm. May babae doon, kapitbahay namin, matanda na, mga 40 plus na. Pero palaging sexy, DJ. Ah, palaging sexy, ganun. Tapos yellow yung buhok, ganun. Ay, Diyos ko. Maputi lang sa DJ, pero yung mga ganyan niya, mga kulubot-kulubot na. Pumunta siya sa bahay, may dala-dala siyang tambis. Alam mo yung tambis? Ano sarap yun eh. Sa buntis. Yung maasim, yung parang makopa na maasim. Dala-dala siya. Sabi niya, oh, para sa ba, ano, sabi ko, paano mo nalaman na, yan ang gusto ko. Sabi kasi ng asawa mo yun pala, kabit siya. Ayun. Tapos sinahanap niya yung asawa ko. Sabi niya, nasaan asawa mo? May pag-usapan kami about sa abaka. Sabi niya. Sabi ko, wala pa dito, nasa bukid pa. Sabi ko.
Hindi. Pagdating na asawa ko 11, sabi niya. Sabi ko, inanap ka ni ate. Yung nagdala ng tamis dito. Sabi niya, oo, sa aba ka. Hindi pumunta yung asawa ko doon. Nag-aalauna na, hindi pa umuwi. Hindi, pinuntaan ko doon. Oh. Di, iba narinig ko. Ano? Hindi aba ka. Ungol ng sawa. Ganun? Ungol yung sawa. Anong sabi? Yung sabi ng babae. Sabi ng babae. Aroy! Kung maganon, aroy. Gumaganon, parang kinakagat yung ano. Parang kinakagat yung pretzels niya. Nipple, ganyan. Parang... parang may katas pa. Wala naman siguro yung katas. Nag-try na siguro yun, Diyos ko. Ay, ganda. Eh, kurinta pa lang ah. Ha? Kurinta pa lang sabi mo. Oh, pero nangulubot naman siya dito. Nangulubot naman. Parang ano. Kinabahan naman ako, DJ, pero nakita ko yung chinelas ng asawa ko. Ano yung chinelas niya? Saan? Ano yun? Bahay? Bahay yung abaka na yan? Ano? Bahay ng babae. Ah, bahay ng babae. So, bali si mister mo pumunta dun sa bahay ni ate. Mag-uusap nga sila sa abaka. Tungkol sa abaka, yung mga ginagawang banig, ganyan? Pero wala silang abaka, yung babae. Nagpanggap nga silang may abaka, pero iba yung aabakahin nila. Oh, tapos? Minsan, tapos ayun na, narinig ko. Kinabahan naman ako, DJ, hindi ko sila napuntahan. Natatakot ako kasi buntis nga ako. Ilang buwan yung anak yung binubuntis mo? 7 months. 7 months? Mm. So, tapos? Hindi ko na kasi siya pinapatira pag ano, pag buntis ako kasi natatakot ako baka magbutas yung ilong dito. Pero sabi nila, pwede daw yun. Pero sa akin, hindi kasi magbutas pa yung ilong ng bata na pwede ko. Kasalanan pa nung ano. Nung oo. doon siya tumira. Doon siya pumunta doon sa may... kay ate. Pumunta siya doon kay ate. Tapos pagka kinabukasan, DJ. New Year yun. New Year. Kaya... Ah. Pinabahan ko siya pagkabukas yung babae. Advance yung pagpaputok nila. Pero kung pinuntahan yung babae, pinuntahan ko muna yung pinsan yung kapitbahay nung may abaka. Sabi ko, may abaka ba yan? Sabi niya, wala. Sabi ko, bakit ano relasyon nila? Sabi, matagal na yan. Nag-jug-aayan sila doon sa may gilid ng ano, yung bangin. Ganyan ko sila doon. Tapos, nagalit ako dito. Pinuntahan ko yung babae. Na-iskandalo. Nag-ano siya, nag-rolling-roaring on the buhangin, di ba? Umiiyak siya, tapos nag-roll-roll siya doon sa buhangin ng dagat kasi wala na siya gusto siya masama. Ah, ganun. Nabibitaw siya. Dinimanda ako, DJ. Hmm. Sa last, ako yung lumuhod. Kasi wala man ako bitin siya, DJ. Wala ako bitin siya na nag-ano sila. Eh, di nakita mo na yung chinelas doon. Bakit hindi mo kasi inakyat? O kahit videohan mo man lang o picturean? Wala pa man ko. Wala pa man ko. Wawad ato, DJ. Ay, pala itong cellphone. Na ako cellphone, DJ. Kato ganing 3315 man siguro. Wala pa man ito kamera doon. Ayun lang. Mabingon. Edi, umuwi. Pagkatapos namin nag-away, umuwi ako, DJ, uminom ako ng tanduay. Isang ganun. Ginanun ko talaga kasi papatayin ko yung asawa ko. Eh, buntis ka! Nga, hindi ko nga naisip yun eh. Oh, ngayon, anong nangyari? Pagkatapos nun, gusto kong patay yung asawa ko, hindi ko naman patay kasi hindi na ako makatayo. Lasing na ako. Yung itak, DJ, hindi ko na mahawakan. Eh, di, wala din, Shelby, yung alak na ininom mo. Taduay pa naman. Hindi, January 1. January 1 ako naglasing. January 2 ba yun? Tapos, hindi, 7 months pa yung bata. Lumabas siya, nalasing din. Lumabas yung bata? Nalasing. Oo, nag-labor ako agad. Nag-labor ka na kaagad? Eh, siyempre, 7 buwan, eh, baka manganak ka na talaga noon. Pwede kang manganak.
Oh, 7 months nga siya. 7 months na siya na ano, nalabas. Kasi nahilo nga siya doon. Naglasing, nalasing siya doon. Wala daw disco doon sa loob. Kaya lumabas siya. Ano ng Diyos ngayon? Magandang maganda naman siya. Mm-mm. Normal naman kasi. 7 months na. Ohoy. Kaya naisip ko noon, okay lang yun. Basta para sa mga bata. Lumuhod ako doon sa babae. Talaga ng mukha. Mm-hmm. Siya pa yung nakatikim, ako pa yung lumuhod. Diyos ko. Talaga. Hindi lang yan, ha? Meron pa? Marami din akong pinagdaan ng tiyan sa asawa ko. Allo. Yung nagkaroon ako ng ano, dalawang pulkadat sa mata. Ano? Bulkatat? Bulkadat? Ganun. Ah, black eye. Ah, sinuntok ka. Oo, kasi nag-ano siya, nagdilim daw yung paningin niya. Ang tingin niya daw sa akin, yung kalaban niya. Oh, sinuntok ka ngayon? Sumisip. Ano kasi, sumisip-sip siya ng utot ng demonyo. Sumisip-sip utot ng demonyo? Ah, nag... Di ba? Oo, di ba alam mo yun yung sakat na utot ng demonyo daw yan? Hindi ko alam. Hindi pag nakasipsip no, na demonyo na. Ah, nag-ano siya? Kaya umalis ako, hiniwalayan ko yun. Umalis ako sa Qatar, pumunta ako sa Qatar. Ah, iniwan mo siya, nagtrabaho ka, nag-OFW ka sa Qatar. Tapos anong sunod nangyari? 4 years ako doon. Ayun, nag-live-in na inoon, ugla-in. Hanggang ngayon, may kalib-in siya. Ayun nila, nagbago na siya. Ah. Ayun, yung kwento, yung kwento mo kanina na doon ka sa Qatar, nung pauwi ka galing sa Qatar, yung babae, nung doon ka pa lang sa Qatar, chinat ka ng babae. Ang sabi ng babae na... Live-in na silang 6 months. Ah, 6 months na. Pinalayas din siya kasi malapit na uuwi, kaya siya nagsumbong. Sa galit daw ng babae, yung binasa niya yung mga jealousy ng bintana, tapos pag umaalis daw yung asawa ko, inaano yung short, ayun, sabi ng anak ko na ano daw, yung brick ni tatay napunit sa kakahila ng babae. Ang tapang-tapang kasi ng babae. Tapang. Kaya si Dan ko, di ba, mukhang bayawak, pero yung lips niya parang parot. O sa tapos po, yun na ha, yun na yung nangyari. Edi, pagdating mo, galing sa may Qatar, pag-uwi mo, di wala ka ng dinatnan. Meron, kasi pinalayas yung babae. Pinalayas yung babae? Oo. Iniwalayan ko siya, pero inano ko siya sa pulis, ayaw naman ng mga bata, iyak-iyak yung mga bata. Ganun. Edi, balert na naman si ano, si Katrina. Eh, ganun pa rin. Hanggang ngayon, kayo pa rin dalawa. Oh, pero good news, DJ, ha? Mabait na siya ngayon. Baka di mo lang alam. Alam ko yun na nagbago siya kasi yung mga pinaghirapan ko dito ng buhay naman. Tama lang yun. Yung mga pinanghaharot niya na ngayon, yung mga isda sa palengke. Nagbibinta siya ng isda. Ganyan. Sa palengke yun na yung mga inaano niya, lips to lips yung mga isda dun. Kaya mauuwi na rin ako sa ano. Kailan ka uwi? Sa January, makakatikim na din sa wakas. Makakaamoy na rin ng ano, ng Clorox. Makakaamoy din ng Clorox. Hindi yung amoy ano ha, hindi yung amoy malansang isda. Ganun. Inaamoy mo kasi yung kondom ng amo mo dyan eh, malansang isda daw. Hindi nakapa, minsan pinapasok nila sa ano, sa basurahan. Hindi pagbukas ng basurahan, siyempre, pagbukas mo ng basurahan, siyempre, ano yung amoy niya, yung ozone layer niya, pupunta dun sa ilong mo. Diba? Ay, ozone layer ba yun? Hindi naman gas pala yun, gas pala. Ozone layer. Sa taas ka, ayaw sa
Sulira. Oh, eh baka tag ilang araw na yun kaya na-stuck doon, di natapon yung basura, kaya ganoon. Hindi araw-araw, kahit anong gawin mo, DJ, kahit magtanong ka pa dito sa kapwa namin OPW, kapwa natin OPW, ang babaho talaga nila, kahit araw-araw pa. Ang mga ano nila, Diyos ko, iwan ko, hindi siguro hinugasan, DJ. Kasi yung mga olive oil nila, ninigas na. Ba't ka natulala dyan, DJ? Nag-iisip ko rin ng olive oil. Ah, syempre, at least nakasurvive ka tapos nabago na rin si Mr. ngayon. Pauwi ka na para magjugjug aa kayong dalawa. Oo, i-apply ko yung mga nakikita ko sa YouTube. Oo, DJ, i-apply ko yung... Ano nakita mo sa YouTube? Minsan nakikita ko sa YouTube, minsan na lang nakikita mo talaga accidentally, di ba? Ay, ganoon? Ano pinakikita mo sa YouTube na i-apply mo? Baka sa isang mga website yun, baka sa mga porn site yung ibig mong sabihin, hindi naman sa YouTube kasi hindi na-allow ng YouTube na mag-upload yun ng mga porn. Sa YouTube ba yun? Sa ibang website yun, sa porn sex, porn, ano no, porn website. Adult website ba? Sa adult website? Baka doon ka... Wala naman. Doon ka pumupunta. Baka sa Facebook yata yun, nakalimutan ko na. No? I-apply mo ngayon pag-uwi mo dito sa Pilipinas. Kakayanin ko, DJ, kakayanin ko. Kaya nga, once a day na nga ako kumakain eh kasi para maganda yung derby. Tapos umiinom na ako ng ano, gatas ng kalabaw dito. O baka pala, para maganda yung ano, takbo ng mga nerves at mga blood cells, diba? Ano?